Saktong-sakto yan. Tapos nilalagyan na lang natin dito ng istuko. Ayan, para maganda siya at saka matibay. Tapos sikip na rin para hindi siya alog-alog na. Okay, ayan. Welcome mga bro sa ating panibagong vlog. Sa video ito mga bro, ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin ginagawa para mag-fix na maganda yung pinakang pagitan nung 45 degree nung ating mga YS o SF man yung ginagamit ng iba. Sa amin, ginagamit natin dito yung YS. Ayan, nililinis natin ito mga bro. Ipapakita ko sa inyo paano tanggalin o paano palapatin ng maganda yung ating mga pinto para hindi siya nakaawang. Okay, ipapakita ko sa inyo. At meron akong ginawa dito mga bro na ayan. Ito yung ating YS221 yung ginagamit natin sa pinto ng mga cabinet. Ayan, sa mga ilalim ng lababo. Ito mga bro yung sinasabi ko na nililinis natin yan. Ito, itong mga gilid na to, pinapatamaan natin ng kikil na konti lang siya, hindi siya madiin para matanggal lang yung mga mugmug na nakalagay dito. Kasi pagka nagkakatayo dito sa cutter, may natitira talaga yan dito na ano yan. Lalo pag medyo mapurol na tong talim nitong cutter. Ayan, meron siyang natitira. Kaya ang ginagawa natin, kinikikil natin yung mga gilid. Ayan, pati yung loob. Ito, ayan. Tapos itong gilid na to. Lahat yan, pati to. Ayan, kinikikil natin yan, lahat yan. Tapos, saka tong part na to. Ayan, pag ganyan. Para pag nilapat natin itong na partner niya, ay maganda yung lapat niya. Ayan, parang ganito yan eh. Nilalagyan natin yan ng plastic bracket. Ayan. Para maganda yung lapat niya. Kasi pagka mayroon niyang tira-tira dito sa part na to, hindi maganda yung pagkalapat niyan dito. Ayan, magkakaroon niya ng kaunting awang. Kita yan o. Dapat siya, lapat na lapat siya dito sa part na to. Kaya yung iba, yung mga hindi natatanggal dito, siyang kumakalang yun doon sa pagitan. Kaya nililinis natin yun. Ayan, nililinis natin isa-isa to bago natin lagyan ng plastic bracket. Ayan, pakita ko naman sa inyo yung ginagamit namin plastic bracket dito. Ayan, ito mga bro yung plastic bracket na ginagamit natin dito. Saktong-sakto yan. Tapos nilalagyan na lang natin dito ng istuko. Ayan, para maganda siya at saka matibay. Tapos sikip na rin para hindi siya alog-alog na ano. Ayan. Para yung pagka-fix niya dito talagang matibay. Tapos nire-rivet natin dito yan dito sa part na to. Tigkabila. Okay. Yun lang yung diskarte natin para lumapat ng maganda yung mga pagitan nito. Ayan. Para lumapat yung pagitan nito dito. Ayan. Kaya kailangan din maganda yung pagkatama ng 45 degree nyo dito sa cutter na ginagamit nyo. Kasi pagka dito pa lang ay wala na sa 45 degree, magkakadiferensya tong pinto nito. Yan, yung pinto ng cabinet natin magaganon yan o kaya naman gaganon. Yan, minsan nakaganon. Pagka hindi maganda yung pagka 45 o kaya naman nakaganon siya. Yan, kaya kailangan pantay na pantay. Titik nyo muna yung pamputol nyo kung talaga naka 45 degree yung tama, yung tapat nya. Tapos, ayun, kagaya nga nung sinabi ko kanina, kailangan linisin natin itong ayan, para lapat na lapat yung YS221 doon sa kanyang kapartner. Okay. Ayan, medyo lapat siya. Yan yung pagkalinis natin kanina tapos kinabit na natin. Medyo lapat siya. Okay, yun lang. Sana may natutunan kayo sa ating video. God bless.